is Phil Ill, and we're online radio. Totoo ba yan? Tony Suvega, a spiritual advisor, universal teacher, a geologist, astrologer, and Feng Shui master, Kuya Tony, on KISS Today. Over 102.7 KISS FM and 101.1 Today FM. Good evening, everyone, sa ating programang Kuya Tony. Isang oras na naman tayo ngayong araw ng Webes. Ayan, ato, ano tayo? September 1. September na po tayo ngayon, no? Malapit na. Alam, magkumungkong yung ber, ano na yan eh. Magkakasunod na yan. Kaya maraming tuwan-tuwa mga tao. Marami ng mga pamas kung ano, no? Kanta. Ngayong gabi nito, ang programa natin ay kasi nag-request sila sa atin, like si Maria Imperial, nag-request na pag-usapan natin ang herbal medicine. Kasi, alam niyo po ba na ang Western medicine ay mahal? Oo, immediate yung bawa, meron kang lagnat, minum ka ng Western medicine, o bababa, agad yung lagnat mo. Pero may adverse effect. Sabihin ng adverse effect, meron kang ano, meron yung magbabayad ka later on. Either tatamaan yung kidney mo, tatamaan yung kung ano pa, magkakaroon ka ng bato, o ano pa yan. Ang dami eh, no? Kung hindi man, polyp. Dahil magiging resulta niyan. Good evening, Kuya Tony, at sa lahat ng tagapakinig ngayong gabi. Nanonood lang ba kayo? Ay, nakikinig lang ba kayo? Hindi kayo nanonood? Ayan. Happy Burr Month, sabi ni Maria Imperial. Arvin, magandang gabi rin. Okay. So, yung topic nga natin ngayong gabing ito, medyo hindi naman tayo ano ah, hindi naman tayo nagki-claim, pero tayo po eh albularyo tayo eh. Matagal na nating ginagawa yung pag-albularyo at ilang taon na rin, dekada. Oo, nagsimula kasi ko mga 1980s eh. Magmula nung gusto kong makatulong sa mga taong may sakit. Ayan, napunta kami kay ano, kay Anghel ng Masa, kay Tina Clemente. Tapos nakasama ko dyan si Ponso Lanusa. Si Pons Lanusa, yun ang talagang trabaho. Nag-iipon sila ng mga halamang gamot, pupunta pa sila ng bundok. Tapos ina-analyze nila yung mga ng mga ano, ng mga dahon-dahon, yung bark, mga bark na ganyan. Ang dami niyan. Ang dami.
So, kaya ako inuna yung pangalang good evening, Jenny. Ang pangalan ay snake grass. Kasi ang snake grass, yan yung current. Sa isahin natin na yung gamit ng snake grass. Kasi ang snake grass, iba po sa snake plant. Ha, magkaiba yan, ha. Take note, iba yung grass sa plant. Magkaiba. Okay, okay? May tinatamaan dyan, eh. Yung snake grass po, ay grass talaga. Damo siya. Na, ano to eh. Actually, nanggaling ito sa Malaysia. Hindi siya endemic sa atin. Pag sinabing endemic, hindi siya natural na nabuhay sa atin dito sa Metro Manila o sa buong Pilipinas. So, hindi siya basta nakikita sa tabi-tabi. Hindi siya nakikita. Kailangan mo siyang itanim. Oo. So, sangayon sa mga nakausap natin na nag-endorse nito, kasi ang nagbigay sa akin yan si Celia Kakdak, yung dating yung missis ng dating Pidea na si General Arturo Kakdak. Yan ang binigyan niya ako niyan at ako'y umiinom niyan ngayon. Kasi po ako eh mayroong BPH. Ang ibig sabihin ng BPH ay benign prostate hyperplasia. Hindi ako basta makaihi. Lalo na pag taglamig, nako! At ako ay nakakatiter. Mahal magpakatiter, ha? Yung huling katiter ko sa Metropolitan Hospital, umabot ng 7 mil, eh. Oo, 7 mil yun. Eh kasi wala na yung anak ko dun, eh. Nagpunta na ng Qatar. At doon na sa hospital sa Qatar ngayon, nagtatrabaho na yung bata. Kaya wala na. Wala nang tutulong sa atin doon. So, ang snake grass ay damo. Yan, damo, ha? Snake grass, damo yan. Oo. Halamang gamot. Ilalaga siya sa... Yung tubig dapat oxygenated. Kung may kangen water, wow, mahal. Mas maganda kung kangen water. Kung ganun, sasamahan mo siya ng Himalayan salt. Iaano mo sa dila mo, isang kurot na ganun, tapos lalagay mo sa dila. Ang daming gamot nun. Ang dami. Sangayon sa mga nagtestimonya kay Celia, kasi nung binigyan niya ako nung nakaraang Webes, guminhawa yung pag-ihi ko, eh. Guminhawa. At base sa aking obserbasyon, ha, kasi meron rin akong nararamdaman na parang bato, kasi parang masakit yung bewang ko, no? So pwedeng pwedeng kidney yun. Hindi naman ako nagse-self-medicate, pero nung mga nakaraang araw, may mga nasasalat akong bastos, no? May mga nasasalat akong mga bukol-bukol na lumalabas. Sabi-sabihin, mayroong lumalabas talaga. So, base sa kanila, meron cancer, eh. Cancer of the breast yata, yung sinasabi nila. Pero nung araw, alam niyo po ba, meron akong ginamot na cancer of the breast. Gumaling siya. Ang pinakain ko sa kanya, yung Doña Aurora. Ang Doña Aurora ay isang bulaklak na puti. Magkakalahi yan. Doña Aurora, Doña Imelda. Medyo pula-pula, pero hindi yun ang kinakain. Tsaka yung Doña Eva. Yung Doña Imelda, medyo pinkish. Yung Doña Eva, mapula yun. Yung Aurora naman, puti. Yun, nginunguya. Oh, isang araw yung kapitbahay namin may cancer of the breast, wala na daw. Oh, wala na. Ibig sabihin, hindi siya nagano. Hindi siya gumamit ng Western medicine, hindi siya nagpakimo. At yun nga, pinanguya, ang pait naman. Sobrang pait yung Doña Aurora. Oo.
Meron naman din kaming kapitbahay, pero namatay na siya. Meron talaga siyang prostate cancer. Ang nangyari, ang pangalan ay si San. Meron siyang prostate cancer. Meron kaming tanim dito sa harapan namin ng bahay namin, yung kamuning. Pinapanguya ko siya ng bulaklak noon. Sangayon sa kanya, nagiginhawahan naman daw siya pag kumain siya noon. Nakakaihi siya. Ako, tinry ko one time, ay super pait. Pero tama siya, nakakatulong din. Oo, nakakatulong siya. Pero ang dami kasing advertisement like soap, palmetto. Ang dami ko nang nainom yan. Wala. Eh, lalo na po kung yan prostate cancer. Oo. Talagang kailangan yung uminom ng snake grass. Oy, mga babae, walang prostate cancer yan. Ovary yung inyo. Ano ba kayo? Ovary, ano yun? Anong tawag doon? Uterus. Fallopian tube, yun yan sa inyo. Prostate, lalaki yun, no? Hello? Oh, yun. So, ginagamit nila kasi ang, ano eh, merong bukid o may farmland si Celia, palatanim to eh, lalo na nitong pandemic. Nandun siya sa bukid, nagtatanim na kung ano-ano. Naku, dami naman yung tanim, no? Meron siyang tanim ng goji, yung berry. Nakaw! Sabi sa'yo. Yung goji berry rin, maraming ano yun, gamit. Yun ay isang pang ano sa ano yan eh, antioxidant at saka anti-inflammatory. Oh, yung luya natin, anti-inflammatory yan. Yung snake grass, ang dami-daming gamit, pero yun na nga, sangayon sa mga naunang gumagamit nito, papa ko namatay sa prostate cancer, kuya. Oo nga, kahit na yung kaibigan kong matalik, doktor pa yun ha, si Dr. Antonio Labaw, hindi naman niya sinasabi. Yung pala, 3 years, tinaningan niya yung sarili niya. After that, namatay dahil sa prostate cancer. Hello, Junie. Junie Tatsumi. Hello. Ang sinasabi kasi, sangayon sa urologist ko, na si Edgar Lim. Yun. Si Edgar Lee may isang profesor. Profesor yan sa UST. At nagtuturo rin siya. Basta nagtuturo rin siya. Tapos meron silang clinic dyan sa Masangkay. Meron sila rin yung kapatid niya, doktor din. At meron silang drugstore. Ayun. Sangayon kay Dr. Edgar Lim, kasi pinipinger niya yung pit ko eh. Ang sakit. Pagka finger niya, sinasabi niya na, Daddy, huwag kang mag-alala kasi hindi matigas yung prostate mo. Kaya nga sinabing benign. Hindi matigas. Pag matigas yun, talagang cancerous yun. Cancerous. Merong cancer ka pag ganun. Maraming sa halos dito sa Pilipinas, dito sa Metro Manila, ang dami nating mga bata pa, 40 anyos, meron ng prostate cancer. Yun naman kapitbahay namin isa, luslos naman na nangyari. Nako, nilabas niya. Nako, nandibiri ako. Eh kaya lang, hindi nila nagamot. Ako matagal na eh. Matagal na tong BPH na to eh. Pinapahirapan ako nito. Pag lalo na pag taglamig. Nako, Diyos mio. Ayan, salamat naman kay Celia Kakdap na one time. Siguro dahil matagal na kami. Meron kasi kaming Thursday group. Ngayon, hindi kami nag-meeting. Pero meron kaming Thursday group. At doon, nagmi-meeting kami, nagpapalitan kami ng mga naging kaalaman namin sa buhay. At meron din kaming pagtuturo tungkol sa spirituality.
Kasi sila, nagsisimba sila sa Buddhist. Yung sila naman, hindi naman purong Buddhist kasi kumakain din sila ng karne. Eh ako minsan madalang. Madalang akong kumain. Pero mukha ngayon, merong nilutong sinigang na baboy. Ipaborito ko yun. Oh, yung snake grass, magtanong-tanong kayo kasi kung gusto nyo ng snake grass, sasabihan ko si Celia Kakdak at magpapadala siya. Oo, ito, nilaga na eh. Nilaga na. Tingnan ko nga na yung snake grass, yung hindi niluto, para lang makita ninyo. Tapos, ang dami nating may diabetes. Oo. Tapos, uso yung dialysis center. Eh, tumutulong ba sila? Tumutulong ba sila sa may sakit? O gusto talaga nila meron dialysis center para kumita sila? Sakit sa ulo, ha? Ganyan na nang nangyari kay Dr. Para na politiko siya. Oh. Eh, siyempre, makapangyarihan yung mga lumalaban sa kanya. Kaya lang, si Dr. Para naman, nagpa-practice pa rin ito, herbalist, pero wala na siya sa Pilipinas. Ito yung in-air dry niya na ito. Mas magandang i-air dry. Eh, pumunta ka rito, Aileen Marano. Ito siya, oh. Yan. Air dry na siya. Tingnan mo yung dahon, ha? Kasi, tinanggal na namin yung tangkay para inanim ko na. Oh, ayan siya, oh. Baka magkamali kayo, ha? Kasi yung snake grass, hindi yan endemic sa bayan natin. Wala yan sa Pilipinas. Nanggaling yan sa Malaysia. Oh, pwede. Pwede yung tanim. At mabilis siyang tumubo. Mabilis. Pag meron na ako doon, kasi dami ko nang naitanim din eh, sa likod. Napunta na sa amin si Aileen eh. Alam niya yung harapan namin, merong mga tanim-tanim. Yan. Good evening din, Marie Goto. So, ang topic nga natin ay snake grass. Ito, siya ngayon ang bida. Yan, siya yung bida. Uy, wala pa sa Quiapo nito kasi nga hindi siya endemic. Wala sa Quiapo niyan. May mga ilan-ilan na nagbebenta online. Kaya lang, sabi ng Celia Kakdak, huwag ibenta. Paano to? Good evening din, DJ Iceberg. Sabi ng Celia kasi, huwag ibenta. Oo. Pero si yung mga ibang nagkaroon na nito, binibenta na nila. Eh siyempre kailangan nila ng pera eh. Oh. Pero malaki na itutulong. Alam niyo po ba na may mga nagtestimonya about cancer of the breast na napapagaling niya? Ako, isa akong saksi na ito na naman ako. Panatiko ako sa kanya ngayon. Pero Webis, nung lang nakaraang Webis ko siya, pangalawang Webis na ngayon, na siya, ginagamit ko siya. DJ Ali, sige, pwede. Paano ka magpapadalan? Kung hindi, ilalaga na lang natin. Kunin yun, lulaga na. Magdala kayo ng lalagyan ninyo. Yun, no? So, yan ang snake grass. Ang dami niyang gamit. Alam ko yung nanay ni DJ Ali may sakit eh. Alam niyo ba DJ Ali pwede siya sa dementia? Pwede siya. Good news 'yan sa inyo. Ay, hindi siya serpentina. Hindi, magkaiba ang serpentina sa snake grass. Do ang serpentina, meron din siyang ibang gamit. Magkaiba siya sa snake grass. Hindi siya snake grass. Iba ang serpentina sa snake grass. Yan. Magkagulo-gulo tayo, ha. Tapos i-claim nila yun snake grass. Hindi. Magkaiba yung snake grass sa serpentina. Ano pa?
dito sa amin, merong namang mga ibang halamang gamot like pansit-pansitan. Pansit-pansitan, nandun din yan eh. Pwede rin yan sa kidney. Eh kasi tayo, nasanay tayo sa Western medicine, pag may sakit tayo, ayan. Pag may lagnat, iinom ng paracetamol. Eh paracetamol, iba gamit nun. Oo nga, pwede nga. Sinabi ko na kanina, dementia, bipolar, o may epilepsy, ano lang, kailangan rigid yung pag-inom niya. Ibig sabihin, 3 times a day, pero hindi siya iniinom ng empty stomach. Ayan, maintindihan ninyo ha. Hindi siya pwede sa empty stomach. Ang ibig sabihin, kumain muna tayo bago tayo uminom ng nilagas ni grass. O basta yon, yun ang gamit. Okay? Yung nga, yung pansit-pansitan, pwede din siya. Yung ano, yung kasi minsan nagdu-duplicate na yung dahon eh. Yung chichirika, yung periwinkle na puti. Kumakain ako niyan. Dahil mahilig ako sa maalat at matamis, kaya nagkakaroon ako ng sakit sa bato eh. Oh. Ngumunguya ako niyan. Pag nakakita ako ng puting periwinkle, yung chichirika na sinasabi, ayan, ngunguya ako talaga. Alam niyo po ba yung ano, yung sampagita, yung bagong harvest ha? Huwag yung matagal nang hinarvest. O yung binebenta sa kalye na, huwag naman yung luno na o lanta na. Yun, kainin nyo ng raw. Matatanggal yung mga bato. Makakatulong siya. Ayun palang sakit sa ano, sa babae, sangayon doon naman sa isang marunong din sa pag mga halamang gamot, yung pangalan niya si Vic. I forgot the last name. Makakasamahan namin yan sa Thursday group. Ang dami namin doon. Pero yung iba nangamatay na. Kasi halos matatanda, matatanda na kami doon. Oh, yun. Marami. Saan po pwede bumili ng snake grass? Huwag ka nang bumili, Junie. Hindi ka makakabili. Baka madaya ka pa. Baka mabili mo serpentina. Iba yung serpentina sa snake grass. Oo. Kung gusto ninyo, sasabihan ko si Celia, kasi yung asawa niya ngayon, nagpunta ng Tarlac. Nasa Tarlac kasi sila. Mag-harvest na sila ngayon. Maramihan siya mag-harvest. Maramihan. At saka yung general, talagang yun ang pinamimigay niya. Yun ang kawang gawa ng general. Oh, ayan ang snake grass. Ang daming gamit. Ang dami. Yung sinasabi ni DJ Ali, epilepsy. Ano pa tong isa? Yung nga, yung dementia. Makakatulong yan. Malaki, maitutulong yan. Alam niyo po ba nung araw eh, merong may sakit na, no, nasa National Mental Hospital na siya. Nung araw ah, nako, nung tiningnan ko yung mga gamot, tiyas, nagumura na ako. Sabi ko, pinapatay ka ng doktor ah. Sabi kong ganun. Pero ang sabi naman ng mga kamag-anak kasi po, pinaliwanag naman nila sa amin yung gamot, na ganito daw po. Eh sabi ko, hindi nyo pwedeng ipainom yan ng matagal. Parang ano rin yan eh, parang rin antibiotic yan. Ang antibiotic, the least that you can drink antibiotic is 1 week. Pag sumobra ka na ng 1 week, delikado yung kidney mo. Delikado yan. Delikado yung kidney. Yan. Kita nyo, sa buong Metro Manila, ang dami-daming mga dialysis center. Oh. Kaya yan, ang dami nakakatakot na sakit, pero binigyan tayo ng kalikasan, paano natin ito gagamitin? Kukwentuhan ko kayo. Isang araw, meron akong kaibigan na taga-Amerika. Oo, ngayon, itong si, ang pangalan niya ay Lilia, Dr. Lilian Lasaten. Ano bang last name niya? Kalimutan ko yung last name niya. Pero Lasaten siya, nandalaga siya.
ano yan eh, kapatid siya nung ABS-CBN musical director na si Jesse Lasaten. Basta to cut the story short, merong akong na-encounter na tikbalang. Ang tikbalang ay manggagamo. Okay? So, nakinausap ako ng tikbalang. Sabay kaming pupunta sa Amerika, astrally, at siya naman, ethereally, sinakay niya ako sa likod niya. Pagdating namin ng Amerika, doon sa California, ang bilis niyang inikot ang lugar. Alam mo, sabi ng tikbalang na manggagamot, walang gamot na dito. O, inikot niya. Sa totoo lang, tayong mga nandito sa Pilipinas, hindi lang dito sa Metro Manila, ang dami nating gamot, halamang gamot, na hindi natin pinapansin. Oo. Kasi, siyempre, merong ang Western medicine, isang click lang, ayun na yung gamot eh. Di ba? Oh, bibigyan kayo ng halimbawa, yung tuba, meron siyang ano, bibilisan sa lumpas, kapal. Pinakamaganda yung tuba. Yung tuba naman, ano yan, mga bukol-bukol, lamig. Pwedeng ano yan, yung tawag nila, lamig. Yun. Pupunasan mo ng langis yung dahon nito, tapos isasalam mo siya sa mainit, tapos itatapal mo siya doon. Yun ang tuba. Tuba yan. Oo. Ayun nga, di ba? Siyempre, alam na natin yung mga over the counter, yung OTC na sinasabi, no? OTC, medical, portal, bioflu, biogesic, ano pa? O yung mga paracetamol naman, yung Planax, Dolphinal. O siyempre, ano yan eh, ina-advertise yan eh. O, kami, nagko-commercial model kami, alam din namin yan. Oo, kasi naging commercial model ako ng Esquilan eh. Pero, ito ngayon yun. Reality check. Ang dami nating gamot sa buong kapaligiran natin. Kasi nung bata pa ako, tatlong taon yata ako noon. Buhay pa yung lola ko sa tatay ko. Ay, hindi na siya. Ibang lola pala yun. Yung lola ko sa sa ninong ko, magpapahanap ng damong Maria. Paplema ka? Damong Maria. Ilalaga yung... Alam nyo ba yung damong Maria nakakagamot ng COVID? O, ayaw lang nilang sabihin eh. Nakakagamot yan. O, iyan ang ginagamot namin nung bata pa kami. Yung ano na yan. Although, hindi pa uso yung COVID noon. Diba? Natapalan ako ng tuba noon. Oo. Tama yun. Yung tuba, hindi yung kinakain. Hindi kagaya ng pipal. Yung pipal, pwedeng gawin tsaa. Synthetic drugs nga eh. Di ba? Yun ang nagpadali sa mga buhay natin. Ako, I have nothing against synthetic drugs. I have nothing against Western medicine. Meron silang sariling gamit. Pero, kapag long and maintaining na yung gamot na yan, tatamaan ng ating kidney, tatamaan ng ating kung ano man yung tatamaan, ang gallbladder, hindi na siya gagana. Yung maliliit na mga pirapirasong nasa loob na lang katawan natin, tatamaan lahat yan. Oh, yung gallbladder nga lang, meron ng problema dyan. Kasi ako, nagkaroon ako ng polyp sa gallbladder. Ano ba yan? Sabi ko, ano ba yan? Kusang tumubo yung polyp? At pag-iihi ko, maghihintay pa ako ng ilang minuto. Dahil meron pang nakaipo na ihi doon, no? Ewan ko ba, ba't ganyan ang kalikasan? Malupit. Eh nga, available sa bayan natin ang mga halamang gamot. Yan. Pero, ito na ngayon. Matuto tayo sa ating mga kapwa-tao. Halimbawa, mga ita.
Ang mga ita, maraming halamang gamot yan. Na hindi na, sabi nga nila, hindi namin ilalabas yan sa tao, no? Pag nilabas namin sa tao yan, naku! Ang mga tao, ano, mga swapang. Yun ang sinasabi ng mga ita. O di sa kanila lang, di ba? O napunta naman ako ng Mindoro noon. Tsaka dyan sa Marinduque. May mga mangyan. O iba rin. Iba rin. Alam nyo po ba, di ba, ang dahon ng tuba-tuba po gamot sa pilay. O tama yon. Gamot sa pilay. Actually, sinisipsip kasi din tuba. Watching from Bahrain si DJ Wildflower. Sinisipsip kasi nung tuba yung lamig. Yun. Oo. So, kailangan yung langisan, yung dahon, tapos isalab dun sa, ano to? Isalab sa init ng apoy, tapos itapal. Yun. Ang lahat ng mga anak ko, nakatikim ng, anong tawag dun ay? Gabi? Kuya, may dahon bang nainom para sa jeep? Oo! Ay, nako! Huwag ka na mag-isip! Maria Imperial, meron kang good news. Alam nyo po ba, si Dr. Grace Mendoza Ong, yan, naging kaibigan ko rin mga bata na yan, nung araw pa, no? Yan ay isang doktor na espesyalista, nagdudoktor yan sa National Mental Hospital sa Mandaluyong. Alam nyo po ba, sabi niya, Tito, meron ka bang diabetes? Sabi niya, sabi ko, wala. Ang kaibigan ko, si Eddie Suarez, yung gitarista namin na mabuhay singers. Ayun! Umupunta yun dito, nagtitaping kami dito. Yan, pag merong kaming araw na may taping kami, nandito si Eddie Suarez. Yan, minsan gusto ko isali ko siya dito eh. Good evening, Stanley! ngayon, sabi ko, Kuya Eddie, yung dahon ng alatiris, ilaga mo. Dahon lang ng alatiris ang gamot sa sa diabetes. At ang tawag nila ay mataas ang anti-glycemic index ang tawag nila. Anti or glycemic index, yung sugar content. At wala pa siyang wala siyang adverse effect ni kabukahan ng insulin plant. Nako. Alam niyo po ba pag napasobra kayo sa insulin plant, nako, wag. Kasi dalawang bahagi mo 'yun ha. May hypo, may hyper. Pag mababa, hypo, pag mataas, hyper. 'Yun. Mag-insulin plant kayo, mayayari kayo. Pag napasobra lang, hindi naman. Kasi yung kaibigan ko nga si Vita Reyes, kamag-anak ni Rosana Ortiz. Nandun sila sa Mandaluyong sa Bumatay. O Katarungan, Bumatay ganyan. Kinuwento niya yung insulin plant. Yung insulin plant, nakakagaling, tama siya. Pero sabi ko sa kanya, baka ma-overdose ka. Ay, hindi, sabi niya, isa-isang dahon lang nilalaga ko. Isang dahon lang. Ang lahat ng sobra, bawal. Oo. Sobra ka sa pag-ibig, mababaliw ka. Oy, merong good news yung mga listeners natin. Oo. Yung mga may mayoma. Lumaki ko sa mga herbal medicine. Oo, marami nga. Ang daming herbal sa... Actually, kami, minsan napupunta kami dyan eh. Yung dahon ng tuba-tuba lang yan, ang langis, tapos idarang sa apoy bago itapat sa pilay. O, tama yun. Siyempre, muna, hihilutin siya. Tapos dadasalan yun, tsaka ilalagay. Oo, meron paragis. Yung paragis, damo din. Okay. Basta may tanong kayo, sulat nyo lang ha. Yung paragis, yan ay nauso noon. Di ba? Nauso siya eh. Pero ang paragis, yan ay gamot sa lagnat. Pero itong bandang huli, sinasabi ng mga manggagamot, lahat ng uri ng sakit ng babae, pwede ang paragis. Nakakatulong, gumagaling. Ibig sabihin,
yung gonorrhea, may sakit doon sa bahagi na yun, lalaki man o babae, natutuyo ang sugat. Oo. Oh, yan. Yan ang paragis, ha? Good evening, Bin Santos. Paragis at saka itong snake grass, pagsamahin, ang babae magiging fertile. Yun lang. Dadami ang kaninyo. Oo, ganun nga, no? DJ Wild Flower. Oo. Ako, nagawin na rin ako sa Iloilo. Ang dami kong naging kaibigan dyan, eh. Makahambal ka, ni ako sa Ilonggo. Hmm. Eh, ang daming gamot! Huwag na tayong mercury o ano pa. Ito, kami, ha, ako, ilan ang naging anak ko. Hindi ako masyado sa yung cough syrup. Hindi, hindi. Talagang mandiri na kayo, pero inaano ko yung ilong ng bata. Oo. Tapos, ano lang kami, oregano. Oregano, yan ang pinapainom namin. Ano yung ano na yung ginagamit ni Lola Elena? Yung gabi-gabi, ano yan? Malaube. Malaube. Ay, nako. Ito para sa mga babae naman ito, lalo na yung mga may binat. Malaube. Ayan, pero dapat yun i-order ninyo. Ang malaube, medyo mabigat lang siya. Kasi noon, hihingan kami ng matanda na ilang magkano pera hiningi niya, no? Bibili siya ng malaube. Eh, mga suki siya doon. Oo, yung kugon. Pwede sa UTI. Pwede. Alam niyo ba sa Chinese herbal medicine, yung kugon ay kontra. Ayan, ha, di ba? Uso daw yung ano. Dami daw nagkakaroon ng monkeypox, blah, blah, blah. Yan ang gamot. Yung kugon. Yung kugon naman, ilalaga mo, lagyan mo ng konting asukal o kaya honey. Oo. Honey, ang pinakamaganda. Samahan mo yung ano mo, nung yung honey na yan. Evening, Celine Sarko. Ang dami nating alamang gamot kung bakit sumisiksik tayo sa medical, ano to, Western synthetic drugs, di ba? Ang dami yung hindi nireregla. Ano ba yung gamot na yun sa hindi nireregla? Picos. Picos? Gamot? Ha? Ala ko sakit eh. Yung ano, yung mayroon tinatawag na, hindi iba yung picos eh. May tawag dun eh, nalimutan ko lang eh. Yung pag nireregla siya, sakit ng puson. Hindi dysmenorrhea, yung isa pa. Gamot? Hindi, yung sakit ng babae. Yung sumasakit ang puson tuwing ano nang buwan ng dalaw. Alam niyo po ba ito yung kamay natin? Yan, oh, yung palad natin, ayan. Ito pinindot ko lang to eh, niregla siya eh. Ito oh. Hindi siya ayaw lumabas ng regla. Ayan oh. Inindot ko lang to. To. Itong lugar na to. Ganon din ang bata. Lalo na yung bata, hindi madumi. Hindi siya mapupo. Ayan, ito. Yung ikot na yan. Tapos, di ba, yung meron din tayong sakit na glaucoma or ano pa tong isa? Katarata? Dito lang. Ito, pinipindot lang to eh. Ayan, oh. Pipindutin lang yan. Yan. Oh. Yung mga may sakit naman sa yung lagnat-lagnat, huwag na kayo masyadong iinom ng gamot. Hmm. Alam nyo po ba, yung paragis, ha? Pwede siya sa lagnat. Oo. Pwede rin siya sa typhus or typhoid fever. Oo. Tapos, para naman malinis yung iyong bituka, kugon. Kugon, mga kalahating kilo, isang guhit. Ang dami na nun eh. Ang dami na nun. Dysmenorrhea nga. Ayun, tama pala ako kanina eh. Dysmenorrhea, ha? Huwag na kayong uminom ng gamot. Dito lang oh. Ipaganon mo sa marunong. Ganyan. Buhok ng mais. Pwede yan sa UTI. Oo, tama. Evelyn Figueroa. Yung buhok naman na mais, ang daming gamit din noon. Ang dami, hindi lang yung UTI. Ano siya, no? Yung basta may kinalaman sa urethra.
Yung dahon talaga ng papaya, super proven and tested sa lagnat. Oo! Tama ka, DJ Wildflower. Tama. Digdikin at pigain lang. Tapos yung katas niya ipainom sa may lagnat. Totoo yun. Yung dahon ng papaya. Alam niyo po ba, yung nga ay kwento ko na sa dati sa inyo. Kasi yung doktor na cardio, no? Yung anak ko kasi mahilig sa doktor to kasi nurse to eh. Di pinapunta niya ako doon, sinabihan ako ng doktor na ito po daddy, mag-ano kayo sa high precision, ganito po, ganito ha, nag-testing. Alam mo, lumabas sa testing, nagkaroon ako ng ano, HEPA A. Naalala ko tuloy, good evening, Angelina Maglangit. Naalala ko tuloy, nung mga panahong yun, ano ako, hindi ako makabangon. Tinawag ako ng duwende. Tinawag ako, Tony, huwag kang pumayag na mamatay, sabi niya sa akin. Anong gagawin ko, lolo? Bumaba ka, sabi sa akin, bumaba ako. Eh, siyempre, gumagapang na ako sa hagdanan, di ba? Bumaba ako ganyan. Sabi niya, tumingin ka ng mga ano mo dyan, magagamot mo dyan. Sabi niya, alin po dyan, lolo? Sabi ko naman. Sabi niya, yung bulaklak ng papaya, yung magiging papaya, pinanguya niya sa akin. Pinanguya niya. Mga 1-5 araw, pinabababa niya ako. Wag, tumayo ka dyan. Sige, dali-dali, bumunta ka dun. Sabi niya sa... tumayo ka, sabi niya ganun. Kasi tinanong niya, gusto mo na bang mamatay? Sabi sa akin. Hindi, sabi ko naman, sweet time, Oliver. Good evening din. Ayon. Alam niyo po ba na salba ako nung HEPA A na yon ha? Ang sinasabi nga nung doktor na ng IM, yung internal medicine, sabi niya mabuti na buhay ka pa. Hindi ko alam kung saan ko nakakuha yun eh. Oo, kasi tayo, kailan tayong kain? May street food. Ayun. Binigyan mo ako ng ID na itatanim sa Green Garden. Oo, maganda yun. Livelihood project ko po yan sa NGO na, ay, ang ganda. Ang daming pwede mong itanim bukod dyan itong snake grass na to kasi ito yung bida natin. Ang snake grass kasi, ang daming gamot. Ang dami. Nasabi ko na kanina. Eh, yung sa akin nga, eh, di ko nga alam. Basta, ano ako? Naiipit yung ihi. Ah, hindi ngayon, para na akong gripo. Lumalabas. Kuya Tony, bulaklak ng papaya, initi mo lang at itapal. Ayun, gamot din sa sikmura. Tama. Oo, basta ilan tinuro niya sa akin eh, kainin ko daw. O di ba yung ano, yung may pigsa? Bagay, mayroong kuyo. May pigsa, may kuyo. Pero, ano, dinidikdik yung bulaklak ng sampagit. Ayun ang gumamela. Bulaklak. Hindi dahon. Yung bulaklak ng gumamela, i-ano yun, tapos ipapahid mo dun sa yung pinakamata ng pigsa. Ayan, sabog. Ang dami, no? Yung soro-soro. Yung soro-soro, ginagamit na ano yun sa tenga. Hindi sa mata yun, ha? Baka mamulag. Hoy, magtanong-tanong muna kayo bago kayo gumamit ng herbal medicine, ha? Sabi sa Cebuano, ayaw, huwag pataka. Sabi niya gano'n, eh. Huwag pataka. Sabi niya gano'n. Soro-soro. Ayan, ang ginagamit. Madre de cacao gamot sa desminero. O, pwede rin. Initin lang sa apoy, sigurado labas lahat na namimilog na dugo. Tama ka. Tama ka, DJ Flower, DJ Wildflower. Oo, yan. Yung Madre de Cacao. Medyo ano lang sa Metro Manila, no? Medyo unique. Ay, yung mga ibang tao, hindi nila na... ano yun? Ano yung Madre de Cacao, diba? Madre de Cacao, isa ring gamot yan. Yung soro-soro, ginagamot yun sa tenga. Okay. Meron kasing mga karanasan tungkol dun sa LUGA na ito. Diba ginagamit natin yung otitis, yung pangpatak sa tenga. Siyempre, hindi mo alam na natamaan mo na yung eardrum mo doon, diba?
ang one of the best na pwede mong ipanggamot na matutuyo talaga siya, yan. Yan yun, yung ano, yung soro-soro na sinasabi. Okay? Yun namang, yung ano, yung buto ng atis. Oh, ewan ko, sana mauso yan, ha? Yung buto ng atis, dikdikin siya, o ipatuyo muna sa araw para mawala yung oxygen dun mismo sa buto. Tapos, pulverize. Kung kaya nyo i-pulverize nung ano, yung tawag doon, almiris, ay ang ganda po sa kuto. Kuto, lisa. Yung mga aso natin, may pulgas, dikdikan ng buto ng atis. Kailan sabi nila, matrabaho. Meron ang gamot eh. Di ba? Meron ang gamot eh. Oh, meron pang iba. Kahit sa mga sugat-sugat, napapahinto din ang bleeding sa sugat. Oh, tsaka sa ano? Kagat ng ahas. Yung kagat ng ahas, pwede rin yung madre de cacao. Alam nyo po ba? Oo, yan. Yung cacao seeds, pwede nga sa binat din yan eh. May mga gamot sa binat ha. Eh, yung mga babae ngayon, di na nagdi-demon. Yung misis ko, dahil ako eh, laki ako sa lola ko, talagang minungkahin niya na magdemon. Ang sibig sabihin ng demon, halimbawa na yung nanganak na ang babae ng Enero, buong taon yun hindi siya hawak ng tubig o hindi siya maglalaba. Pwede naman siya maligo. Pero ang problema ngayon, yung magbababad ka sa tubig, di ba yung naglalaba, nagbababad sa tubig. Bagay ngayon, marami ng high-tech. Pupunta ka lang sa isang outlet, shuk! Lalaban na yung damit mo, di ba? So, ang dami sa kalye. Ang daming gamot. Eh, sabi nga sa inyo, yung pansit-pansitan, nandiyan lang sa tabi-tabi yan eh. O, ano pa yung mga hindi natin nabanggit? Napakarami, no, be? Yung malaube, ano, napakagandang ano yan, gamot sa yung, di ba, nanganak yung babae, merong ano sa pusod. Ano yan, gumagaling agad yung babae. Yun lang, medyo ano ba yun, nilalaga nga ba yun, ay? Kinakaskas yata yun. Parang ano, ikakaskas yata, tapos yung tapos yung ano, kilo. Tapos, pulbos. Tapos pag napulbos na, hindi, nilalagyan ka nun eh. Lalagyan niya sa isang ano, sa isang yung ano, yung big kiss, no? Big kiss, ilalagay doon yung malaube. Ayun, mabilis na nanunuyo yung mga sugat-sugat niya. Oo. Yun. Oo nga. Maraming gamot sa tabi-tabi. Ay, ganyan din po ako ng anak, bawal pa bintilador, upo sa dahon ng bayabas. Yes. Oo. Yan, yan kasama yan sa ano eh, sa gamot probinsya yan. Yun naman tanglad talaga pang ano sa high blood, pero wag masyadong ano nang ang tanglad kasi ano yan eh. Pwedeng magkontrahan. Oo. Eh tayo nagse-self-medicate tayo, pero kailangan mong ano, dahon ng bayabas pang langgas, di ba? Ako naranasan ko yung maglanggas ng ano eh. Antiseptic kasi yung dahon ng bayabas. Oo, antiseptic yan. Yung nga, yung avocado. Avocado, araw-araw tayong kumain ng avocado. Mahal nga lang. At, yun daw balat natin, glowing. Hindi mo kailangan daw ng collagen eh. Kasi ako, dati uminom ako ng collagen eh. Ngayon, di na. Yung avocado, a day can save you a lot of ano, pati yung ano, yung lalo na yung mga merong ano sa colon, may mga issue sa colon, lalo merong mga yung tawag e colon cancer, yung avocado napakaganda. Avocado yung kakainin, ha. O yung guyabano naman, yung guyabano pwede din. Ang problema lang ng guyabano, dahil madali siyang mabulok. Yun lang ang problema.
Yun. Tapos, ako kasi nung mga unang mga ilang panahon na din, natutunan ko yung ano eh, dahon ng kaimito. Yung dahon ng kaimito, kukuha ako ng mga 7 piraso lang, masakit ang tiyan niya, nag-LDM siya, ako naranasan ko eh, dahil ako mahina ang panunaw ko. Ayun, yung dahon ng kaimito. Kaya lang, maghahanap ka. At kami, marami kaming dahon ng kaimito. At ang dahon ng kaimito ay nakakatulong sa LBM kesa uminom pa kayo ng diet tabs. Hindi na yan, ano, binagbabawal na yan diet tabs. Oo. Yan. Ang saging naman talaga nakakatulong. At saka ang santol. Yun lang, yung mangga, medyo tataas yung sugar ko, ano mo, sugar level mo. Katawan ng saging, gamot niya sa lagnat, either dahon niya. Oo, tama ka, DJ Flower. Ang dami mong alam, ha? Para sa LBM, dahon ng star apple. Yun na nga, yung kaimito. Star apple, kaimito. Di ba? Yung inuman isa, yung sour. Anong tawag doon sa atis? Sweet apple? Sour apple? Sour apple. Hindi, yun, ang guyabano yun eh. Okay. So, ang daming gamit pa. Ano lang, i-journal or huwag tayo masyado sa Western medicine kasi isa yun, no? Ang mga babae, may mayoma, tinanggalan ng matres. Ano ba yan? Sabi ko, ba't pambihira naman? Yan na nga, yung may mga mayoma, yung may mga issues sa reproductive organ ng babae, lalo na sa babae nga, mahusay na mahusay ang paragis. Huwag na kayong lumayo. Ang daming paragis sa daan. Ang dami. Hindi yan binibili. Nasa daan lang yan. Herbal kasi kami, Kuya Tony. Ah, kayo pala, nagbebenta kayo? DJ Wildflower. Dahon ng ampalaya, gamot sa diabetes. Yes! Pero yung iba kasi ayaw nila mapait eh. Di ano na nga, yun na nga, yung pinaka-safe mo, yung dahon ng alatiris. Oo. Spiritista si DJ Wild. Oy! Mabuti naman, spiritista. Oo. Ah, kasi ang spiritista tayo, ang mga spiritista kasi mga Pilipino, ano yan, lihitin mo yan. Kaya lang, nagagaya sila at ang nangyayari tuloy, masama ang minsan ang tingin sa kanila ng tao, mali eh, mali. Kasi nga, lalo na sa probinsya, yan, si Dr. Para na herbalist, biktima yan ng tao. Oh, papatayin pa nga siya eh. Tayo wala naman tayong balak ipasara natin ang mercury drug. Basta ang gusto lang natin, immediate need natin, yun, ang daming sakit na ano, no, na mga grabe like leukemia. Oh, ang leukemia, ha? Ito, yung mga nakakaranas ng leukemia, lansones. Lansones lang po. Lansones. At saka yung mismong daan ito, yung balat ng lansones, pwede mo siyang ipatuyo, sunugin, at ang lamok ay lalayo. Oy, magandang ano sa lamok yung ano, yung dahon ng ano sa dahon ng lansones, no? Tsaka yan, may alamat yan, binasbasan yan ni Lola Maria Makiling. Yung mismong lansones. Oo. Okay. Isip pa tayo. yung iba kasing mga halamang gamot, kailangan i-validate pa eh. Pero mga sikat pa yan, ba? Lagundi. Oh, sa ubo, di ba? Sambong. Magandang gamit din yan. Oh, bulaklak ng gumamela. Oh, gamot nga sa pisa. At yung sinabi ko na kanina, didikdikin, tapos ilalagay doon sa dulo ng ano, lagyan mo ng kuyo. Ayan. Sanay kami kay Tony sa herbal, di kami bumili sa... Oo, kami ganun din eh. Pigsa, cactus, gamot. Yes.
ang lola ko, hindi ano yan, hindi papayag. Oy, ikaw, mahilig kang gumamo. Yung eucalyptus naman, oo, yung eucalyptus kasi yung dahon niya masarap sa ano eh, sa ilong. Balat ng abukado, gamot sa pagtatae. Yes! Tama! Ang daming gamit, ano, Gina? Gawin lang natin simpleng buhay natin. Kung ano yung available sa daan, kasi kamukha niyan, ang gamot sa pagtatae. Oh, di, ayan naman ang ano, ang dahon ng kaimito. O di, go. Diba? Oh, ano pang mga gamot-gamot. At saka minsan, ano, isang araw, pinagmasdan ko yung pusa. Yung pusa, bagong panganak. Okay? So, ang pusa, naghahanap na makakain kung ano man yun. Yun pala, naghahanap siya ng gamot. Ayun, sinundan ko siya. Alam nyo, yung paragis, ginunguya niya. Ginunguya niya yung paragis. Oh. Eh, di ba ang mga kambing, yan ang kinakain? Yung paragis na yan? Eh, ayaw pa ngang sabihin nung taga San Simon na paragis yung ginamit. Paramot eh. Pero nga, ako, pwede ako magtanong. Dahon ng Artemisa gamot sa sugat. Yes! Yes, oo, ang dami nga, hindi lang 'yan eh, 'di ba? Yung dahon ng ano ng bayabas. Ako din, Kuya Tony, sanay sa mga dahon-dahon ng gamot. Eh kaso yung mga tao minsan ayaw nila eh. Gusto nila mabilisan. Dahon ng malunggay, gamot, gamit sa sugat, galis at body odor. Yes, didikdikin din. Oo. Eh malunggay, ang dami ring gamit, ha? Pero kasi kamukha nito yung misis ko merong allergy sa malunggay. Kaya gusto ko siyang patayin. Bigyan ko siya ng malunggay. Nagpapantal yung katawan niya. Kaya malabo. Ako, pag basta yung parang ano ko, nanggigipuspos ang tawag sa Tagalog, nanggigipuspos. Yung parang nanghihina ka ganyan, no. Ang ginagawa ko, bumibili ako ng 5 klaseng dahon. Yan, bumibili ako ng ano yung pagkain ng Ilocano, Nay? Violet. Saluyot. Saluyot! Ah! Ang saluyot po ay napakagandang ano yan, pagkain. Alam nyo kung bakit? Anti-inflammatory. Anti-oxidant. Hindi mo na kailangan mag-herbalife. Saluyot lang! Saluyot. Saluyot juice. Oh. Eh meron kami kinakainan dito sa may ano, sa may kalayaan, yung ang tawag nung ano nila, yung Mr. Kebab. Alam niyo po ba meron silang saluyot juice doon? Hindi ka na magluluto. Ayun, saluyot. Antioxidant, di ba? Dahon ng tino-tino gamot sa sugat at ang kanyang bunga gamot daw sa diabetes. Ang first time kong narinig yung tino-tino, DJ Flower. Hindi ko siya kilala. Ano pa? Bulaklak ng katuray! Oh, ang bulaklak ng katuray eh, kaya lang hindi masyadong kilala sa ano no, sa siyudad. yung katuray, ano eh, basa Ilocano, alam nila yan. Basa Ilocano. Eh, alam nyo po ba, meron kaming kaibigan, anong pangalan talaga niya, ano eh, Raymunda. Pero ang tawag namin, Ray Lucero. Siya ay mabuhay singer siyan. Oo, nung namatay na sila si Eli Bautista, yan na yung pinaka naging leader nila. Tapos sila, naging ano yan ni Carmen Camacho. Si Carmen Camacho, sila yung Tres Rosas. Yan. Ilan taon na si Ate Ray? Ang lakas-lakas pa. Ay ko, Ate Ray, ano man sikreto mo? Nasabihin nila yan, gulay.
Madalang daw siya kumain ng manok at saka ng baboy. Madalang. Ibig sabihin, siguro isang buwan, matagal, bago siya kakain ng linyan. Ang dami-daming ano natin, no? Maraming gamot na hindi natin masyadong pinapansin na siguro dapat i-share natin sa mga kababayan natin, lalo na pamahal ng gamot. Di ba? Pamahal ng pamahal. Pero meron talagang gamot na dapat nating inumin. Hindi naman lahat ng gamot hindi mo na iinumin, puro herbal ka. Meron noon, hindi pwede naman lahat na lahat Bagay, baba, kamukha nun, kate, o kailangan mo ng ointment. Yan nga, si Ponzo Lanusa, na taga Marikina. Marami rin alam yan, hindi ko lang nag-imbita, sana inimbita ko siya ngayon. Marami silang alam ng mga halamang gamot. Sa kanya, marami rin ako natutunan na inahatol ko dun sa mga taong may problema sa buhay nila na pangkalusugan. Maniwala kayo yung Doña Aurora na yon na nagkaroon nga ng breast cancer yung babae na kapitbahay namin nung araw. Ang laking pasalamat niya sa akin. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi wala siyang perang pangpakimo noon. Kimo, cobalt, wala. Wala siyang pera. Kaya yun ang ginamit niya. Dahon ng bayabas na papahinto ng dumudugong sugat. Oo, tama yun. Hindi lang yun. Kasi nung mga napunta ako sa Matabungkay, yung mga sirena nagalit sa akin. Kasi sabi ko, Lolo, Lola, ang baho naman ng tirahan ninyo. Sabi ko sa isip ko lang, ha? Hindi ko nila ba sa bibig, ha? Nagalit? Naku, naganap ako ng dahon ng bayabas. Takot sila dun sa amoy nun. Takot. Tapos yun namang yung namumusis na tikbalang na taga Laguna pinagsawitan, ang ginamit namin, dahon ng atis. Kasi nasabi nila, hindi raw maganda yung dahon ng atis sa harapan ng bahay. That's not true. Hindi yan. Kailangan i-validate natin lahat yan. Yung dahon ng atis ay napakagandang kontra sa mga may sungay. Ayun. Hindi gamot pang tao sa mga may sungay. O yung dayap. Ang dayap din, nakakatulong, ha. Malaking tulong yan sa atin. Kami, meron kaming puno ng suha nasa gilid. Yun. Ano yan . Mga spiritual naman. Yan na, ha. So, yun din, yung bigas na ginawang kape. Maganda saan yun? Sa sikmura. Maganda. Lalo na yung nahanginan siya sa umaga. Ayun. Yun ang nilalagay. Pero sa lagnat, I came to know orasyon. Ang sinasabi namin ay betem emeretenet ereme metem. Yan yun. Bababa ang lagnat. Betem emere tenet ereme metem. Gagawin mo siyang square na ganyan at sasabi mo sa isipan mo yun. Betem emere tenet ereme metem. Bababa ang lagnat niya. Buyo-buyo gamot sa tiyan, lalo na kapag bloated ka. Oo, yung buyo. Ayun nga, yung sa Mountain Province, kadalasan, merong gin, meron silang nginanganga, nganga ang tawag nila. Ayan, malulusog naman mga tao dun. Maganda mga ngipin. Diba? At walang bad breath. Walang halitosis. Yung halitosis, pwedeng ipang ano din yun, yung abukado. Pakain mo ng abukado, tanggal ang halitosis. Ayan. Okay. Ang dami. Hindi na natin maano, no? Pero isa-isahin natin, kung kaya natin isa-isahin, na ibanggitin dito. Ayan nga, nagsimula tayo sa snake grass. Meron tayong buyo. Ayan. yung buyo, inaalay ko naman sa mga duwende yan. Gamot nila yan, eh. Gamot nila yan. Oo.
Maria Imperial, sana madaming makakita nitong live, kuya. Madaming gagaling na may sakit. Sana nga. At sana naman ang mga pharmacy, wag lang silang greedy, nagagalit. Ganyan ginawa nila kay Dok. Oo nga, si Dr. Farah, di ba? Si Dr. Farah, inano nila eh. Kawawa naman yung doktora na, pero maisip naman siya. At least, matalino si Dr. Farah o Dr. Farah. Ano yan eh, taga Tarlac. Alam kung puntahan nga yung bahay niya doon, pero ngayon eh, wala na siya doon eh. Bunga ng bulubituon, gamot sa... Ano yung bulubituon, Gina? Hindi ako familiar. Oo. Mga bukol, actually, yung nga, sinabi ko na, basta yung Doña Aurora, magaling sa bukol yan. Oo, magaling. Hindi lang talaga magaling. Magaling siya. Ititisin mo lang yung pait. Kahit na yung ano, yung kamuning, yung bulaklak ng kamuning, pwede rin yan. Yung mga, may tawag doon sa sakit na yun eh. Yung kulebra. Yung kulebra, yung dinikdik na dahon ng malunggay. Pwede yun. Pwede. Nakakatakot yung kulebra, nakakamatayan. Ayan. Miracle Star. Yung palang tawag. Oo. Kasi yung balimbing, hindi na uso, no? Yung balimbing, marami rin gamot dyan eh. Alam nyo po ba yung sampalok natin? Yung natin, yung native na sampalok. Anti-cancer! Anti-cancer! Para maniwala kayo, kaya lang ang mahal naman. Sabagay kanina, namalagay ko kanina, tumpok-tumpok, 20. Tapos, sabi niya, sige po, kunin nyo na yung dalawang tumpok na yan, 35 na lang. Sabi niya. O di, sabi niya, kukunin nyo ho. Sabi ko, di ba, bibilin ko na. Sabi niya, oh, ba't ko kayo para nagagalit? Hindi ako nagagalit. Sabi ko, at tapos sabi niya, kasi nagagalit kayo magsalita, ganun-ganun eh. Sabi ko, hindi nga ako nagagalit. Pag sinagot kita, di mag-ano na tayo, mag-girlfriend na tayo. Kaya sabi niya, ba't hindi nyo ho ako sinasagot? Sasagutin kita? Hi, Cascano Ganger. Kaskaro pala. O sabi ko, pag sinagot kita, paano? Mag-girlfriend tayo. Sa thyroid po, may halaman gamot ba? Meron sa thyroid. Yung, itong nahuli ka ng pasok, Irene eh. Ito nga yung sinasabi namin kanina, yung bida. Ito yung snake grass. Ayan o. Oh. Ang daming gamot ng snake grass. Ang dami. Kung sasabihin mo, may kinalaman sa bosyo or thyroid, yan ang pinakamagaling. Oh. Huwag ka na maghanap ng espesyalista, yan. snake grass ang tawag nila. Ang dami pa eh. Alam mo ba yung ano, yung meron po yung bulubituon. Ah, okay. Bulubituin daw, pwede daw sa ano, pwede sa thyroid, ganun ba? May halamang gamot po ba para sa nanlalabo ng mata? Meron. Meron. Anong gusto mo? Yung special? Sa nanlalabo nga ng mata, di ba? Yung kasabi ko kanina, katarata. Yung, tawag yun? Glaucoma. Snake grass, pwede. Yun. Sige po, Tito, may nakita ko niyan sa Davao sa labat po. Ah, meron diyan? Oy, mabuti naman kung meron diyan. Magtanim ka, Irene, para dumami. Oo. Kasi ano eh, mga tao, pag nakita nilang mabenta, itinatago. 'Di ba? Yung insulin nga eh, noon eh, binebenta nila ng mahal yan eh. Tapos bigla nila nalaos siya, di ba? Yung paragis, yung paragis naman, meron kaming kaibigan si Ate Mary na taga Las Piñas, marami siyang palayan eh, sa Laguna. Ang daming paragis, sa totoo lang. Yan, sakit sa babae. Ano ba yung mga sakit ng babae? Yun. Kasama na yung mayoma. Ano pa ba?
ano pa yung mga sakit sa ng babae na pwedeng gamutin, yan ang makakatulong dyan ay paragis. Huwag na kayong maghanap ng iba. Yan na yun. Tapos, ang napupuna ko lang, magtatanim po ako niyan dito sa Kabuyaw, Laguna, DJ Ali. Oo, taga Kabuyaw ka pala. Ang daming ano dyan, ha? Ang daming, sana makakita ka. Ang nag-i-interes ako, yung old man's pump, eh. Hindi naman siya gamot, pero, uy, ang mahal niyan. Alam niyo po ba ang old man's pump, binibenta ng 100,000 bata pa. E tapos eh, yun nga, yung ano, nagkaroon ako ng puno ng ano, paikus, ang mahal din ng benta ngayon. Pinakabata nila, naglalaro ng 10 hanggang 20,000, ganun lang kaliit, ha? Ano ba yan? Sabi ko, mga taon to. Hanapin ko para sa'yo. Sige, salamat. Ang pangalan, Old Man's Palm. Yung Old Man's Palm, palmera siya, tapos may parang balbas, ganun. Pwede kaya itanim dito sa Japan yung ito, itong snake grass? Oo! Nabubuhay nga ito sa malamig, eh. Sa, yung snake grass, ha? Ang daming gamot ng snake grass. Sakit sa sawi. Uy, meron bang ganun? Dapat isip. Sa may bukol at thyroid, try nyo po ang bulub bituon. Promise, magaling siya. Sana magpadala ka ng litrato. Bulub bituon. Yun, miracle star daw ang tawag, sabi ni Gina Agustin. Ang very interesting ang topic natin ngayon at ang mga tagapakinig natin, mga DJ, nag-cooperate. Ayan, maganda yung mag-uusap talaga. Alam nyo po ba, maganda siguro maggawa tayo ng isang public forum, tapos mag-imbita tayo ng mga magagaling sa halaman at pag-usapan, pero dapat at a larger audience. Kasi doon pa ako nagbabalak ng mga ganyang mga tema, eh. Ngayon kasi, pwede ka na magpalabas sa mall. Kasi okay na, eh. Diba? Eh sana nga, magkaroon tayo ng ganitong usapin o usapan. Kasi napakaganda na magpalitan tayo ng kuro-kuro. Dahil iba yung nalalaman ni Miss A kay Mr. B. Oo, iba-iba yung nalalaman natin, eh. Ayan, kamukha si ano? Pangalan nito si DJ Wildflower, 'di ba? Ang dami niyang nalalaman pala. Oo, 'yan. So, ito yung tema natin, snake grass. Ang dami, hindi ko na matandaan sa isipan ko, eh. Oh, pwede naman, pwede. Pwede magsabi lang kayo sa akin, Juni Tatsumi, pero yung pinakatangkay, itanim. Oo. Itanim. Pinakamaganda talaga magkaroon tayo ng isang public forum o parang ganyan na mag-iimbita tayo ng mga botanists, mag-iimbita tayo ng mga arbularyo kagaya nila. Pero iba rin kasi nalalaman ng arbularyo, eh. Iba rin lang nalalaman ng mga common na tao. Oo. Eh, yun, uulitin ko, ha, hindi snake plant. Snake grass. At totoo, kuya, madaming tao hindi alam ang mga halamang gamot. Oo nga, kawawa nga sila, eh. Maria Imperial, kawawa sila. Dapat talaga ituro natin, magsimula tayong turuan ang ating mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap. Sa bagay, no, yung mga namimit ko mga ita, yung mga namimit ko mga... Hindi ko kasi alam mga pangalan ng mga halaman, eh. Ako po, may thyroid, yun lang po, gamot ko, normal na po ngayon. Wow, congratulations! Balabituon ba? San makakakuha niyan, Gina? Kasi yung thyroid, ano rin yan, ha? Ano rin yan, isang in question of health din yan. Alam nyo po ba, ang sakit, sinasabi nga nung doktor ko na ano, na si Dr. Kang, si Dejin Kang, ang sabi niya, nauuna yan, meron kang depression, sabi niya. Sinisisi po kasi ng mga doktor ang Herbal, hindi na ngayon! Sorry!
Hindi na ngayon. Kasi ano na tayo? Ah, meron nga tayong ano, media tayo eh. Lahat na ng platform nandyan eh. Oh, tapos minsan ginagamit na ng doktor yan. Oh, tapos yung pala gagawin nilang gamot. Kaya yan, para yan sa mga kababayan natin. Gagawa tayo ng isang event bago magpasko. Kasi kami gagawa kami ng event, pero kakanta kami. yun. Gagawa kami ng event. Siguro maganda nga, yan muna ang gawin nating event, no? Yung mag-usap-usap tungkol sa halamang gamot. Na ano ah, hindi ano to, out of the blue, pero na. Hindi. Ano tayo, yung, anong tawag dito, yung proven. Yung Goto Cola. Yung Goto Cola, isang halamang gamot din yan. Yan ay sa memory loss. Tapos na invento ni anong tamalan ng ano, pharmaceutical company na yon. Oh, yung Goto Cola ay isang halamang gamot at siya ay damo lang din na yan ay para sa memory loss. Pwede rin siya sa mga nakakaranas ng dementia, pwede rin siya sa nakakaranas ng Alzheimer. Mas matinding sakit siya na. Uy, siya nga pala, hindi ko lang naikwento sa inyo. Ito medyo matagal na nangyari. Eto. Meron kaming kaibigang madre na taga Mission of Charities. Nung panahon na yon, nagkaroon ng lupus ang madre. Nagkaroon ng lupus, ha? Lupus. Okay, eto ngayon. Eh ako, nagtanong-tanong ako doon sa mga magagaling sa herbal, chichirikang puti. Yun ang nakagaling doon sa madre. Nawala ang lupus. Oh, kaya ito si Chris Aquino, nakakaawa. Kailangan tulungan din natin siya. Na siguro kung may kaibigan kayo na malapit-lapit kay Chris Aquino, painumin nyo ng snake grass. Mawawala yan. Pero yung snake grass dapat, lagyan niya ng ano, ng Himalayan salt at saka budburan niya ng green honey. Kulay green na honey. Oh, meron na bibiling green na honey sa palengke. Wala. Online meron. Pero kailangan yung i-prove na ano, na green honey talaga. Basta ang honey ay nilalanggam, hindi tunay na honey. Oo. Yung honey lang natin ang lalanggamin kasi hindi naliligo. Ayun, yung chichirika nga nakatulong dun sa madre. Yung chichirikang kulay pink, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, ako eh nagkakaroon din ako ng yung mga bato. Ang gandang pantanggal 'yan, yung chichirika. Extend na po. Sabi ni DJ Ali. Sabihan mo ako, DJ, para ano? Very interesting ang pag-uusap natin ngayon. Oh, iba rin yung black honey. Oo. May tinda ka? Siargao. Oo. Iba rin yung black honey. Sana magamot din nga siya. Ako naawa ako kay Chris Aquino eh. Snake grass. Oo. Kaya niya yung bumili niyan. Tsaka yan, kasi maraming mga sinasabi, ganyan nga si Chris Aquino raw, kinukulam, bla bla bla. Well, for all you know, yung snake grass, ano, eh, sasabihin ko na lang, uminom muna siya ng nilagang pipal. Yung nilagang pipal, yan yung bodhi tree na pumunta doon si Siddhartha at siya ay nagkaroon ng nirvana. Yun yung pipal. Okay? So, napakarami mga kapatid. Sana, hindi ko alam kung anong gamit ng katakataka. Sino sa inyo yung nakakaalam ng katakataka? PFD approved po, saka sold out sa Shopee store ko. Ah, ganun. Nag-ana sa Shopee store ka pala, DJ. Sinong nakakaalam ng katakataka? Hello din, Hilda Villanueva. Oy, Hilda, kumusta na kayo? Kumusta na kayo, ha? Ang dami kong kakilala mga tao na hindi ko na matandaan ng mga muka. Minsan bumati sa akin, ako po si gano'n. Ah! Hindi ko na matandaan.
Sana wag naman ako magkaroon ng demensya. Yun, yung goto cola, nakakatulong yan sa ano, sa demensya, sa anong pa tong tawag nito, Alzheimer, yun. Teribling sakit din yung Alzheimer, ha. Oh, ano pa? Ang daming mga sakit like Addison's disease na hindi natin kilala, yung lupus, yung Parkinson's disease na yan. Isa lang yan masasabi ko. May mga gamot para riyan at ang mga, lalo na yung mga unseen spirits like yung mga duwende, yung tikbalang na manggagamot. Minsan, ano yan, nakakatulong sila. Kasi yung tikbalang na manggagamot, sinabihan ako niya ni na alam mo, para humaba ang buhay mo, huwag kang kakain ng ganito. Mahilig akong kumain eh. Oo. Eh lalo na yung ano, yung marang. Oh my God. Naalala ko yung marang. Matakaw ako pag marang pinag-usapan. Kuya, anong gamot sa Addison disease? Isa. Basta mga yun, yung sinabi ko kanina, yung chichirika, nakakatulong yun. Ang chichirika ay periwinkle sa Ingles. Kung hindi naman, yung dahon ng pinitpit ng, anong tawag nun sa ano na yun? Anunang! Yun, yung anunang or ano, iba yung anunang sa anunas. Magkaiba yun, ha? Yung anunang, ang kwento ganito, si Mama Mary pumunta sa ano na eh, tumatakas sa sila eh, no? Tapos nagtago siya doon sa puno ng anunang. Binasbasan ng mahal na biri ng anunang. Sinabi niya na, yung nga, gamot yun ng babaeng nag-aagas. Yung na-abort, na ano yung bata, natanggal o ano man, o di kaya naman siya ay nagparaspa, painumin mo ng anunang, madaling gagaling yung babae. Tsaka sabinat din, pwede rin siya. Paborito ko ang marang. Oh my God! Ang sarap ng marang, sa totoo lang. kailan kaya ako makakatikim ng marang? Pupunta ako sa ano, Asuncion. Sa Divisoria. Doon ang babaan eh. Doon ang bagsakan sa Asuncion. Asuncion Street sa Divisoria. Eh, yung misis ko lagi sa Divisoria, hindi naman nakakarating ng Asuncion. Dito lang sila sa bungad, di ba? Eh, ako, naiikot ko yan hanggang doon sa ibaba eh. O, hanggang pier, di ba? Okay. 5 minutes, okay. Bulaklak, ang daming bulaklak na pwede nating gamitin. Alam nyo ba, sa Sonia's Garden, pinapakain pa nga yung rose. Ah, sige, fire to tayo. Sige, fire to tayo. Tapos hanap pa tayo ng iba pa nating gamot na pwede nating i-share sa taong bayan. Sige, magpa-fire to tayo ng herbal medicine next week o next Thursday. Sige. Sabi nga nila, kasi kabuka niyan, yung ano, yung anong tawag doon? May tawag doon eh. May tawag. Yung ano ng lamok. Ewan ko kung uso pa yung lansones. Wala na ako nakikita lansones eh. Yung lansones po, napakagandang parang katol siya. Yun lang. Minsan nakakahilo. Kung may mga manok, wag. Kasi baka mamatay yung mga manok. Lalo na yung ano, diba? Yung ano, yung buto ng kasoy. Buto ng kasoy kontra ano, ha, lamok. Kailan pag may manok, mayayari yung manok. Alam nyo po ba, merong isang piggery dito sa may Bulacan. Alam mo, ginawa nung boy, yung magsasaka, kumuha ng paragis at inihalo, natatandaan nyo yung ano, food and mouth disease, na yan, ang paragis ang nakatulong sa mga dun sa sa piggery na yon. Paragis, wala nang iba. Ang nag-squeal, duwende. Ini-squeal ng mga duwende, ano ba yan? Oo. Sige. Next
Thursday, herbal medicine ulit tayo. Magre-research tayo. Siguro kung maiimbita ko si Fons, si Alfonso Lanusa, gagawin ko. Kaya lang gabi na. Siguro atin sundo, taga Marikina pa naman siya. Ang gagawin natin ay i-expound pa natin yung iba pang ginagamit na herbal medicine. Ang dami-dami niyan. Hindi natin masyadong na ano kasi may mga bark, may mga yung ginagamit na natural. Yung kulantro! Yung kulantro, di ba? Yung kulantro lang, hindi natin natakel ngayon. O silantro ang tawag nila. Eh, yung mga Thai, mahilig magsigang yan, may kulantro. Pampaganda daw ng kutis. ngayon, itong segment o itong episode natin na ito, iloload ko siya sa YouTube channel natin, Tony Suvega. Ayan. Until next Thursday ulit tayo, mga kapatid. Dito tayo sa Kiss Kilig at saka sa Today Best. Good night, good night, good night. Patay mo na, Nay.